Samantala, ngayong gabi, hayaan nyo pong magpasalamat kami sa 20 taon nyo pong pagpapatuloy sa 24 oras sa inyong mga tahanan. Pagtutok na sinimulan sa araw na ito mismo noong taong 2004 ni na Mike Enriquez at siyempre ng ating kapusong totoo na si Mel Tiangco. Mga kapuso, mantakin nyo, 20 taon na tayong magkasama gabi-gabi para tumutok sa kwento ng Pilipino. Kayo po ang inspirasyon namin sa paghahati ng mapagkakatiwalaang balita sa ngayon nangungunang newscast sa bansa. Kaya simula ngayon at sa mga susunod na linggo, babalikan natin ang 20 dekada nating balitaan na mga istoryang humubog sa ating kasaysayan. Unahin natin ang mismong unang araw ng pagtutok ng 24 oras. 24 oras. 20 taon nang tumatatak ang gabi-gabing pagbabalita. Sa GMA Network Center, narito ang pinaka-respetado, pinaka-pinagkakatiwalaan, Mel Tiangco, Mike Enriquez. Magandang gabi po. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Nilinaw ngayon ni Vice. Magandang gabi po. Ang ideya na pagtambalin si na Mel Tiangco ng noo'y primetime newscast na front page. Front page. Mga kaibigan, hindi lang po piyesta. At Mike Enriquez ng late night newscast na saksi. Galing kay GMA Chairman Felipe L. Gozon. Ako talaga makaisip niyan. Sinuggest ko 'yon. At salamat sa Panginoon at tinanggap naman ng mga manonood. Nagustuhan. That's one of the reasons why 24 oras was number one. Naku, nalaman ko si Mike Enriquez ang magiging kapartner ko. Hala, gumagabog. Kahit sa likod ng kamera, malaki ang hamon sa mga unang bumuo ng 24 oras. Mike Enriquez na, Mel Tiangco pa. So kailangan tapatan natin ng sipag at ng husay sa pagbibigay ng content para sa mga kababayan natin dahil andun na yung mga pinaka-credible sa industry eh. Unang ratsyada pa lang noong March 15, 2004, nagising na ang 24 oras. Alas 2:30 na madaling araw. Ang pagbabago sa mukha ng pagbabalita. Sinampaan si Pangulo Arroyo ang papel ng mga asawa sa kandidatura ng mga presidential. Isinilang sa panahon ng mahalagang transition sa kasaysayan. Panahon na eleksyon 2004, kung kailan pipili ang taong bayan ng mga bagong leader ng bansa. Ang 24 oras. Kikilatisin pa natin lalo ang mga kandidato sa pagkapangulo. Walang pangingimi sa pag-uusisa. Kahit na sino ang presidente, objective tayo at neutral eh. Hindi naman tayo kumikiling kahit kanino. At naiintindihan naman kahit na sino maging presidente, naiintindihan nila. Sapagkat ang balita, kailangan credible. Lalo-lalo na sa panahon ngayon, napakaraming fake news. Iyan ang ating trademark at iyan ang ating minibentain. Totoo yan, hindi tagline lang yan. Huwag kayong aabuso. Noon kahit pa man, hindi namin kayo tatantala. Matapang nang nag-iimbestiga. May puso na sa pagtulog. Naka-alerto 24 sa anumang balita. Hello again! At suki na rin sa chikahan. Yan ang showbiz time balita. Nagkabakbakan ng mga sundalo at mga... Mula noon, ang 24 oras. 20 dekada nang nakatutok sa kwento ng mga Pilipino. Mula sa mga trahedya hanggang sa mga tagumpay. Sa loob man o sa labas ng bansa. Responsibilidad na tinatanaw na utang na loob ng newscast sa mga tumatangkilik nating kababayan. Ang feeling ko, yung mga televiewers, no, inari kami na parang pamilya nila kami. Tinatanggap nila kami sa tahanan nila every night, di ba? At 6:30. In short, we have become a part of their lives. Sa tulo ng pinakamakabagong teknolohiya at pagsusumikap ng staff, technical crew, reporters, cameramen, at editorial team sa likod ng pinaka-pinagkakatiwalaang news organization sa Pilipinas,
Magandang gabi po, Luzon, Visayas. Ang nangungunang newscast ng bansa. Enhanced community quarantine sa buong Luzon. Hindi bumitaw kahit sa gitna ng pandemya. Well, we had to adjust just like everybody else dahil napakaraming restrictions, ano? But thank God, nag-survive tayo and kaya magagaling yung mga tao natin. Sa panibagong yugto ng 24 oras, patuloy kaming nakatutok sa paghahatid ng balitang makabuluhan. At may lalim. Mike, tatlong araw. Kinagabayan ng mga aral at prinsipyong pinandal ng nakalipas na dalawang dekada. Para yan sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Ang reach natin ang pinakamalawak at ang clarity ng ating signal ay walang kaparis at this point. At yung mga taong behind the news, together with all the people behind the 24 hours, kung bakit nagiging number one yan.